Palubog na ang napakainit na sikat ng araw at patapos na ang aking shift sa pinagtatrabahuan kong construction site dito sa Saudi. Puro disyerto lang ang makikita dito kahit na sa malayo. Malaki ang kaibhan nito sa bayan na pinanggalingan ko sa Pilipinas na maraming mga puno at halaman. Tumutulo ang pawis sa aking likod habang naglalakad papunta sa dorm naming mga workers. Ang aking mga kalamnan ay masakit mula sa isa na namang nakakapagod na araw. Sa loob ng kwarto ko, tahimik at walang kabuhay-buhay. Ako lang kasi ang mag-isa dito. Ibinaba ko na ang aking bag at umupo sa sahig para magpahinga ng kaunti. Nakakapagod kasi ang trabaho ko dito. Ilang minuto lang ay tumayo na ako para magsimulang maghanda ng aking simpleng pagkain. Namimiss ko tuloy ang Pinas noong hindi pa kami hiwalay ng aking asawa. Pagdating ko may nakahanda ng hapunan, hindi na ako magluluto pa. Habang hinihiwa ko ang mga gulay, naalala ko ang aking pamilya. Naalala ko ang ngiti ng aking anak na babae na si Tina. Ang maalala lang siya ay naging maliwanag na ang aking araw. Ang kanyang halakhak at maliliit na boses ay tila bumubulong sa akin at pumapawi sa aking pagod. Ngunit saglit kong naalala kung bakit ako nasa Saudi. Napabuntong hininga ako, naramdaman ang bigat ng perang kailangan kong ipadala sa bahay, pera para sa kanyang mga bayarin sa paaralan, para sa gamot ng aking mga magulang, para sa mga walang katapusang gastos, na tila mas mabilis na dumarating kaysa sa aking kinikita. Kakain na sana ako ng aking inihandang hapunan nang magring ang aking cellphone. Pamilyar sa aking ang ringtone, sigurado si mama ko yon. "Hello ma, kumusta?" Sagot ko, pilit na tinatago ang pagod sa aking boses. "Ethan, anak, kailan ka magpapadala ulit ng pera? Kailangan na nating bayaran ng tuition ni Tina at nagtatambak na ang mga utang natin sa gamot ng tatay mo." Ang kanyang boses ay puno ng pag-alala, para akong nakonsensya. "Opo ma, pasensya na, nahihirapan lang dito sa trabaho, pero magpapadala ako sa susunod na sahod. Pangako ko sa kanya, pero sa loob ko, alam kong kukulangin ang susunod na sahod ko. Ang hirap kumayod, araw-araw nagtatrabaho pero kinukulang pa rin. Kaya marami sa mga kasamahan ko dito ang lumipat na ng ibang bansa na mas malaki ang sahod. Kahit na mas malaki ang sahod dito sa Saudi kaysa sa Pinas, kinukulang pa rin. Nagtry na rin akong mag-search at mag-apply kung saang bansa pwede ang skills ko. Sa tingin ko ang New Zealand ang may pinakamagandang offer kaya doon ako nag-apply. Pagkatapos ng tawag ni Mama, binuksan ko ang aking laptop sa mesa para i-check kung may messages ba ako. Napangiti ako nang nakita ko ang isa sa mga nag-message sa akin sa Facebook. Siya si Mia, kaklase ko noong elementary. Last time kaming nagkita noong graduation namin, hindi na kasi kami pareho ng paaralan sa high school. Wala na din akong balita sa kanya pagkatapos ng graduation, wala pa kasing Facebook noon. Siya ang unang nagpatibok ng aking puso. Crush ko talaga siya noon pa. Nung bago pa lang ako dito sa Saudi at naho-homesick ako, naalaala ko din si Mia. Dahil sa lungkot ko, tinry kong isearch si Mia sa Facebook. Na-surprise ako dahil nakita ko account niya. Tiningnan ko ang mga pictures niya at tila bumalik ang nararamdaman ko sa kanya noong elementary pa kami. Ang ganda pa rin niya, walang pagbabago. Single ang relationship status niya kaya naglakas loob na ako na mag-send ng friend request sa kanya. Grabe ang saya ko nung inaccept niya ang request ko. Baka ito na ang second chance ko kaya naglakas loob ulit ako na i-message siya. Nag-hi ako sa kanya and the rest is history. Ilang months na rin kaming nagka-chat sa messenger, minsan video call pa. Napag-usapan na rin namin ang mga past namin. Pareho pala kami na hindi sinuwerte sa pag-ibig kaya madali kaming nakarelate sa isa't isa. Napangiti ako nang buksan ko ang message niya at binasa ko ito. "Hi Ethan, kumusta ka na dyan?" Chat ni Mia. "Hey Mia, ito ganun pa din. Trabaho, kain, tulog, repeat. Ikaw, anong balita?" Reply ko sa kanya habang itinatago ko ang pag-alala sa pera. "Ito okay lang. Kahit mahirap maging single mom, nakakaraos din. Minsan namimiss ko ang elementary days natin na walang problema," reply niya sa akin. Pagkabasa ko sa reply niya, parang nagbalik lahat ang alaala ko noon elementary. Yung sabik akong pumasok para makita lang siya kung papalarin ay makalaro o makausap siya. Kung maiisip ko ang time na yon, nawawala lahat ng pagod at paghihirap ko dito sa disyerto. Naiisip ko na lumipat sa New Zealand. Mas maraming opportunities doon pero natatakot ako. Baka maskam ako gaya ng ibang kasamahan ko. Kailangan ko din ng pera para ipadala sa pamilya ko. Malaki ang pangangailangan nila ngayon. Kukulangin ang sahod ko. Message ko sa kanya. Sa totoo, hindi lang ang maskam ang ikinakatakot ko. Pati na rin ang magsimula muli sa isang bansa na hindi ko kabisado.
Pero ang huling tawag ng mama ko ang nag-udyok talaga sa akin na maghanap ng ibang opportunity at hindi makontento sa sahod sa Saudi. It's a big step, pero may mga risk talaga na dapat subukan, sagot niya. Napapanatag ako sa sinabi niya at na-encourage na sumubok sa ibang bansa. Pero ang kaba at takot ay nananatili pa rin. Pareho kaming may mga sugat mula sa mga nakaraang relasyon. At sa kabila ng lumalalim naming ugnayan, may pag-aalinlangan pa rin. Alam ko, pero iba na ngayon. Iniisip ko din ang anak ko na gusto kong makasama. Ikaw, iniisip mo din ba kami na makasama mo? Kinakabahan ako pag send ko. Medyo natagalan din bago siya nag-reply. Siguro iniisip niya kung saan patutungo ang relasyon namin. Kailangan din niya ng kasiguruhan sa future na magkakasama kami ng anak ko at anak niya. Yes! Gustong gusto ko na magkasama tayo. Pero may takot pa rin ako dahil sa past relationship ko. Baka mangyari ulit sa atin, reply ni Mia. Nang sinabi niya yon, parang nakita ko din ang sarili ko sa sitwasyon niya. May takot at pag-aalinlangan. Hindi naman siguro mangyayari iyon. May natutunan naman siguro tayo sa past relationship natin, kaya pwede nang hindi maulit yon. Magtulungan na lang tayo, sagot ko sa kanya na puno ng pag-asa. Lalong lumalim ang gabi, ang mga bituin ay kumikislap na parang mga pangarap namin. Habang nakahiga ako sa kama, ang mga salita ni Mia ay nananatili sa aking isipan. Ang landas na aming patutunguhan ay hindi tiyak, puno ng mga panganib at takot. Ngunit sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman ko ang sinag ng pag-asa, isang kislap ng posibilidad sa malawak na kadiliman. Abangan ang part 2 ng love story na ito ni Ethan at Mia. Link in the comment. At huwag kalimutang i-like at share ang video na to.